Across the day to everyone, welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee, Cafete Page. God is good all the time. God is good all the time. Amen. God is good all the time. God is good all the time. Praise God, praise God. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. Thank you, Lord. Good evening to everyone. Welcome po sa ating OPM online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. From Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi. My name is Brother Yuche Espiritu. Yan, kamusta kayo mga kapatid? At salamat sa Panginoon sa araw na ito at ako ang magbabahagi ng kanyang salita. Kaya yan, let's greet everyone. Thank you Lord. Good evening sa iyo Pastor Roban. Sis Isabel Rusit. Yan, good evening sa iyo Mommy A. Brother RJ. Thank you Lord. Sis Ish na, yan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Good evening sa iyo, Sis Ingracia Omori, Sis Girly, and Brother Henry. Ayan, good evening sa iyo, Brother Richmond Cuenca. Kapagpalang gabi, sila Brother Reggie Cuenca, sila Sis Patricia. Thank you, Lord. Hallelujah, salamat sa inyong buhay. Good evening sa iyo, Sis Krista Montoya. Ayan, praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay, na patuloy na nagbibigay sa atin ng mga pagpapala, ng blessing, mga pagtuturo. Yan. Amen ba yan? Salamat sa Panginoon. Glory be to God. Hallelujah. Good evening sa iyo, ang aking loving wife, Sis Ma Retel. Sis Ma, thank you Lord. Brother Yuma, glory be to God. Yan. Sino pa yung mga kasama natin dito? Magtag na tayo mga kapatid ha. Huwag natin kalimutan ang pagiging digital evangelist. Praise the Lord. Sayang parte ng ating buhay Kristiyano at pagkakaroon ng relationship no, ating Panginoon. Praise the Lord. Sino pa? Good evening sa iyo, Sis Maria Nobi Montoya. Montoya family. Sila Sis Michelle. Praise the Lord. Sila Brother Dan. Amen. Salamat sa Panginoon. At bago ang lahat mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Hintay ng paggabay sa ating Panginoon sa gabing ito. Thank you, Lord. Glory be to God. Amen. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Holy Spirit. Salamat po Diyos Ama sa gabing ito at salamat sa pagpapala, kalakasan at buhay na binibigay mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, ginagabayan at pinukos po sana ang pagpapala ng iyong banal na Espiritu. At sa araw-araw, Panginoon, kami nakakatanggap ng pagpapala rin ng iyong salita. Kaya dalangin namin, Panginoon, ito'y tumubo, lumago, magkaroon ng maraming bunga. Hindi lang, Panginoon, sa aming personal, Panginoon, maging sa pakikitungo namin, Panginoon, sa bawat tao. Sino man makakasalamuhan namin, Panginoon. Gabayan mo kami, O Diyos, at patuloy na linisin, gabayan, at patnubayan ng iyong banal na Espiritu. Dalangin namin, Panginoon, mga kapatid namin, wala pa sa oras na ito, Lord, ikaw po, Panginoon, ang mag-remind sa kanila na ang gawain ito, Panginoon, ay bibigay ng kasiglahan, hindi lang sa pang-araw-araw namin, Panginoon, kundi sa habang buhay. Ito'y tatanim namin, Panginoon, sa aming puso't isipan. Ikwikwintas namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Maramdaman namin, Panginoon, ang kabutihan, ang kapangyarihan. At salamat sa iyo, Diyos, dahil patuloy mo kami, Panginoon, ginagabayan at pinoprotektahan. Salamat, Panginoon. And dalangin namin, Panginoon, our internet connection, may you give us a good internet connection. At dalangin namin, Panginoon, walang interruption. At salamat sa iyo, Diyos. Panginoon, sa gabing ito, ikaw ang mapuri, mapasalamatan, maawitan. At salamat sa iyo, Diyos. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name, Amen!
Praise the Lord! Ayan! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory be to God. Good evening sa'yo, Brother Jornard, Sis Winnie. Ayan. Praise the Lord. Tag lang tayo ng magtag, mga kapatid. Be a digital evangelist. Alam niyo, sa pagiging digital evangelist natin, kakaroon din tayo ng reward sa Panginoon at makikita niya kung gaano talaga kung tayo sumusunod sa kanyang mga utos. Amen! Good evening sa'yo, Brother Steve Eugene Reynolds from Indiana. Good evening sa'yo, Sis Ria Quaresma from China. Ayan, marami tayong mga kapatid, iba't ibang bansa. Meron tayo sa Canada, sa Greece, no? Meron tayong mga gawain din doon, mga kapatid, ha? At, ayan, salamat sa Panginoon. Praise the Lord! Mamaya, awitin natin hanggang huli. Sabayan niyo ako sa pag-awit at sa mga gawain natin. No, lagi tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Salamat, O Diyos. Ayan. Praise the Lord. Good evening sa iyo, Sis Nida Rusit. Ayan, mga Rusit family. Brother Renny. Praise God. Ayan, pagpalang gabi. And good evening, good morning. Good afternoon din sa ating mga team replays, ha. Dalangin natin na kung na-miss natin yung mga OSS, yung online Sunday service, yung ating mga OPM, mga series, no? Patuloy lang tayo sa gawain, no, ng ating Panginoon. At sigurado, mga kapatid, ikaw yun, tayo yun, ay mabibless. Amen ba yan? Praise the Lord! Hallelujah! At yan, tayo muna ay umawit.
purihin ang ating Diyos sa buhay. Kayo, hanggang huli, kahit tayo man ay nakakaranas ng paghihirap, persecution, dalangin natin. Magpatuloy tayo hanggang huli sa takbuhin ito, kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen! Praise the Lord! Amen. Dadako na tayo sa ating coffee break. At bago yung pati natin ang ating mga kapatid. Thank you Lord for watching. She's Sheila Quaresma. Praise the Lord! Good evening sa si Josie Nogoy. Si Celine Abuak. Praise God! Hallelujah! Good evening, sis. Ninita Moral, sis Lola, sis Wood. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa kabutihan, araw-araw. And we should always glorify the Lord. Sa pamamagitan, mga kapatid, ganitong gawain. Kaya samahan nyo kami, mga kapatid, araw-araw, from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. PM yan, online prayer meeting. Praise the Lord. Yeah. Ako na tayo sa ating OP break. Ito. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. Salamat sa pagkito. Parang newbies pa rin eh. Thank you, Lord. Ayan, glory be to God. Mga kapatid, we encourage you, no, every Monday to Friday, meron tayong Bible reading. Sa Book of Proverbs, yun ang ating kinatalakay. Salamat sa Panginoon. Lagi nyo kaming samahan. Lagi tayong ini-encourage namin kayo na lagi magbasa. At dito, mga kapatid, laging may sasabihin ang ating Panginoon. Hindi lang sa mga pa-prizes, no? Hindi talagang yung puso natin, once na tayo ay laging nagsasaliksik ng kanyang salita, hindi lang pagpapala ng material na bagay, hindi lang Gcash, yung mga load, at hindi lang yan, mga kapatid, more than that, at hindi lang din yon, meron din pagpapala espiritual. Salamat sa Panginoon. Kaya, ang napili ko, mga kapatid, no, sa ating Bible reading, dito sa Psalm 39. Psalm 39 tayo, mga kapatid. Yeah, praise the Lord. Dito sa verse 1. Sabi rito, sabi ko sa sarili, sa gawain mag-ingat, at hindi ko hahayaan ang dila ko'y madulas upang hindi magkasala. Ako'y di magsasalita habang nakapalibot silang masasama. Amen! Dito, mga kapatid, sa chapter na to, sinasabi lang na anuman yung mga ginagawa natin, yung pinag-uusapan natin sa araw-araw, lagi natin pag-ingatan. No? Makapagbitaw tayo ng hindi magaganda sa ating kapwa. At mga kapatid, ito ay pagsusulit din natin sa Panginoon pagdating ng taktang araw na tayo ay haharap sa Kanya. Kaya para tayo hindi magkasala, let us be controlled by the Holy Spirit. And syempre din, mga kapatid, sa kanyang salita. Kaya, samahan niyo ako, mga kapatid. Samahan niyo kami sa pagbabasa ng Psalm, ay, Proverbs. Psalm tayo ngayon, mga kapatid. Psalm 39, praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Glory be to God. Amen. Yan ang ating coffee break. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord. Mamaya, samahan niyo ako, mga kapatid, sa ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sa John chapter 15, verse 12 to 13. Na-miss ko ba yung ating mga gawain sa ating online Sunday service? Mga kapatid, backtrack ka lang. Lagi kang magsaliksik. Lagi mong ilaan. Dalangin natin, hindi lang spare time yung bibigay natin sa Panginoon, kundi yung valuable at special time. Amen? At
sapagkat sa pagpapala naman natin sa araw-araw, pagdising pa lang natin sa umaga, eh talagang pinagpapala na tayo ng ating Panginoon. Kaya kung nararapat lang na ibalik natin sa Kanya yung papuri, pagsamba, dalangin natin itong sa ating physical gathering itong November 27, kung hindi ka pa nakapag-register mga kapatid, eh kontakin mo na dyan si Mami A. Praise the Lord. Kung sino mo yung nag-invite sa'yo, kapatid, dalangin ko na makakasama ka namin dito sa gawain ko. Sa November 27, Sunday po yan mga kapatid, 9:30 a.m. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pagpapin ang ating Diyos na buhay. Amen. Huwag natin kalimutan mga kapatid yung ating mga tithes, yung ating pagbibigay. Napaka-importante yan sa pagsunod ng ating, sa gawain ng ating Panginoon. Dito magpapakita natin na mahal talaga natin ang ating Panginoon. Biruin mo na 10% lang yung bibigay mo sa Kanya, pero yung sa'yo, 90%. Kaya salamat sa Panginoon. Patuloy tayo sa pagbibigay. At alam naman natin na ibabalik ng Panginoon yan. Siksikliglig at umaapaw. Glory be to God. Kaya salamat at pagpalain kayo. More blessings to come in the name of Jesus Christ. Praise God. Yung ating mga new blessings, ha? Salamat at comment natin yan. If you are first time in sa ating OPM, type mo lang dyan new blessings. Salamat sa ating mga team replays. Praise the Lord. Ako na tayo sa Word of God. John chapter 15 verse 12. Be to God. Sabi rito, this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Manalangin tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa pagpapala ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, sa gabing ito, maintindihan namin, O Diyos, yung mga ipapahiwatig sa amin, Panginoon, ang iyong bibigay na revelation sa amin. Habang kami nakikinig, Panginoon, ilalaan namin ang aming buong oras, aming special time sa iyo, Panginoon, kung kami ay pagpalain mo, hindi lang sa mga material na bagay, kundi maging sa spiritual. Ay pakainin din namin, maging masustansya rin, Panginoon, ang aming buhay spiritual. At salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon, sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong salita, lumubo, lumago, magkaroon ng maraming buhay. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat po. At ito ay aming tinataas ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Jesus' name. Amen. Glory be to God at salamat sa ating kapatid no, sa patuloy na pagsubaybay sa ating gawain dito sa OPM online prayer meeting from Monday to Friday 7 to 8 p.m. lang ito mga kapatid. At dalangin namin no, lagi tayong magpapuspos ng banal na spirito, ng salita ng ating Panginoon at di natin alam, marami tayong mga kalaban no, sa ating paligid na hindi natin nakikita kaya kailangan, spiritual din ang panlaban natin at ang kanyang salita. Yes, thank you Lord. At ngayon mga kapatid, nandito tayo sa ating series break na ang title ng ating series break is Grow in Love. Ayun, napakagandang message nito mga kapatid. Grow in Love. Oh, I love you. Parang gano'n, no? Thank you Lord at salamat sa ating Panginoon. If you are first time mga kapatid, ha, sa ating OPM, huwag mong kalimutan na type dyan, new blessings at yan, babatiin ka ng ating mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Grow in love, mga kapatid. At napakabuti ng Diyos, di ba? Type lang dyan, amen, kung nararanasan mo yung pagpapala ng ating Panginoon. And being a Christian, mga kapatid, it is very important no sa ating pamumuhay bilang Kristiyano na parte na to ng ating pamumuhay. Yung kasama rito, yung mga sacrifices
No? Kaya sa ating topic, grow in love, nandyan yung sacrifice. Sa sacrifice mo ba yung sarili mo? Ayan. Amen dyan, no? Like Jesus, mga kapatid, na talaga pinakita niya, no? Kung mababasa mo talaga, dalangin ko, ito first time, magsaliksik ka ng salita ng ating Panginoon at ibabless ka. Like Jesus, no, pinakita niya yung iba't ibang uri ng sacrifices. Hindi lang sa mga disciples niya, mga kapatid, kundi maging sa atin niya yun. No, pinapakita niya hanggang ngayon kung gaano siya nagmamahal sa atin. And we need to grow in love in every day of our lives, in every area of our lives. We need to grow in love. I have a question for you, mga kapatid, no? At siguro, medyo unsophisticated tong ano na to, game na to. This is called the empathy game. Ano ba yung empathy game? Napaka, tingin, parang napaka-exciting yung empathy game, no? Pero ako hindi ko alam yung empathy game na yan. Pero di-research ko lang yan. Sabi ko, Lord, ano ba yung question na pwede natin i-relate, no, dito sa ating topic ngayon, to grow in love. At dito, mga kapatid, dito sa empathy game, there is a player. It's played by 2 to 6 persons or maybe or more, no? At meron tong card. Dito sa card na yun, mga kapatid, eh, meron dong a question. Meron mga scenarios, iba-iba. May mga kaganapan at ideas, no, kung saan, no? At kung kailan, kung ano yung mga kaganapan na yun, eh, kailangan na magbigay, no? Yung bawat participant, yung bawat player na ano ba yung mabibigay mo, suggestions or reactions o yung maybe the feeling inside of you. Oh, nakarelate ka ba dun sa question na yun? At yung empathy game, mga kapatid, dito, mapifeel mo to na parang, wow, ang ganda naman ng sharing mo, kapatid. Dalangin ko na I'm so excited na magawa tong empathy game na to. At dalangin ko sa bawat pamilya, research niya, mga kapatid, what is empathy game? Pero sabi rito, empathy, sabi rito, mga kapatid, it is the capacity to understand. Understand, maunawaan ang iyong isip. Or to feel what other person is experiencing. No? Maging kabiguan man yun, at merong mang problema sa buhay. What will you suggest, mga kapatid, kung meron tayong mga ganong experiences? At this is very helpful, mga kapatid, sa mga schools, no? Na sa mga iba't ibang schools, lalo na sa mga elementaries, no, napakaganda, no, na ipalaro tong empathy game. But tonight, mga kapatid, you will be relate this kind of topic, no, na ating pag-uusapan, to grow in love. Maybe you will think about it na parang narinig ko na yun, grow in love. Pero dito marirealize natin ano ba talaga, ano ba talaga ang tunay na batayan ng pagmamahal? At paano ba tayo, no, magiging mayabong? Gusto mo bang maging mayabong? Parang isang puno na maraming bunga. No? At sa pag-ibig, mga kapatid, ang pag-ibig, pero dito sinasabi na kung naitanong mo na sa iyong sarili, this is important because sa atin, mga sarili, mga kapatid, we have emotional feelings. At ito yung emotion na pinaka-importante sa bawat tao. Minsan din, ito yung namumuhay na sa atin na ito emotion, yung feelings ko na lang kailangan tumanaig, kailangan tumasunod. No? Hindi ganun, mga kapatid. Dito ma-re-realize mo na it's not all about your emotion. It's not all about your feelings. At sabi rin nga rito, may mga nagsasabi na, sana yung darating, Brother Huge. Yung pagmamahal na yan, hindi na kailangan hanapin yan. At yung iba naman, napakalaga talaga. At dito, sinasabi na parang ito yung sangkap, no? Na kadalisayan minsan sa you are connected or may kamalayan ka dun sa pagkakaroon ng emotion mo or dun sa feelings mo. Sabi rito, set of emotions, behavior characterized but by intimacy. What a word, intimacy. Pero intimacy is deeper, no? Parang malalim na emotions na napaka
halaga sa isang tao. Pero dito mga kapatid, pag-aaralan natin, what are the types of love? Dito merong napag-aralan na natin to before at na-discuss na ito ni Pastor Roban. Meron dito, ang tawag natin, Eros. Eros love or romantic love. No? Romantic ka ba sa iyong asawa dyan? Tignan mo nga yung iyong iniirog. Romantic ba tayo na kapag ka, na meron mga times na tayo susundo, wow, sasabihin sa'yo ng maliligaw, you're so sweet. na pinuhatid mo pa ako, sinusubaybayan mo pa ako kahit sa... May mga ganun eh. At meron din naman mga storge love or parental love. Na dito mga kapatid, mangingibabaw. Siyempre, pagmamahal ng magulang. And nothing will keep you apart dun sa iyong anak na talagang pinakamamahal mo. At kahit minsan meron pa nga mga kung ano yung mga nabitawan niyang salita, masasakit man to, mamahalin mo pa rin ang iyong anak sapagkat anak mo siya. And meron din mga paleo love, sinasabi, ito yung mga brotherly love. Minsan sinasabi rito, brotherly love, sister love. No, parang sinasabi mo na, wow, pwede pala akong umibig sa aking sister. Mga kapatid, hindi ganun. Ibang level ang pag-ibig sa ating mga kapatid. Kaya meron din dito, napaka-importante na ito, sinasabi sa atin yung agape love. What is agape? Agape is the unconditional love. Walang tinataros, walang na kahit ano man yung pagsubok na maranasan, anumang problema, nandun pa rin yung pagmamahal na yun. At masaktan ka man ilang beses, masaksak ka man yung puso mo ng ilang beses, mahal mo pa rin siya. And mga kapatid, ganun yung nangyari sa ating Panginoon. Na kahit siya na dinuruan, niyurakan, ng mga tao, nandun pa rin yung love. Pagmamahal na ipinakita sa atin ng ating Panginoon. And that is the unconditional love of Christ, our Lord Jesus. Amen? And maraming mga nagsasabi sa psychologists, they identified the different types of love din, no? Na pag-aralan ko rin pala to. And this is that type of love na sinasabi na friendship love. Sabi rito, this type of love involves liking someone and sharing a certain degree of intimacy. Mga kapatid, we should better have a good understanding on this topic na kapag sinabi mo, friendship love, talagang friends lang. Pero once na nag-level up yun, mga kapatid, dapat sinasabi natin na merong magandang patutunguhan. Hindi lang parang sinasabi natin na katulad ng infatuation na wow, parang gusto ko yun na. Parang gusto ko yung babae na yun. Hello? Nagkakagusto ka kapatid sa may asawa ka na or may siya may asawa na. Minsan lumalabas sa atin yun yung infatuation na nasiko ka lang sa jeep or sa isang sasakyan. Nasiko ka lang, sasabihin mo, wow, parang may gusto sa akin to. Mga kapatid, there is something no, na sinasabi sa atin na this is not should be. No. Sa mga paglago, sa pag-ibig, merong batayan, mga kapatid. Sabi pa rito, passionate love. Ito yung pinaka maganda sa lahat dito. Passionate. Dapat, sabi rito, this type of love is marked by intense feelings of longing and attraction. It often involves an idealization of other person and a need to maintain constant physical closeness. Ayan. Dito mga kapatid, kailangan mahaba yung PC mo. No, you are passionate like our Lord Jesus. Kailangan dito maipakita mo na you are passionate na sinabi mo, umarap ka sa bandana, no, umarap ka sa Panginoon at dun kayo nagkaroon ng yes, sinabi mo, yes, I love you. Hanggang sa buhay, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Wow! Kinikilig ka ba dyan, kapatid? Pero, meron din mga kapatid na there is a wrong way and a wrong definition of love. Sabi nga ron, minsan, mga magulang, no, na katulad ng isang magulang na sumusuporta lang, sumusuporta ka lang ba sa iyong anak, no? Minsan pupunta ka lang sa inyo, sa bahay niyo,
Tapos aalis ka na, pagbigay mo ng sustento, aalis ka na agad. Minsan may mga ganun, or yung may mga ate ka o kuya, tapos hihingi ka ng mga support, no, kuya, turuan mo naman ako sa aking subject na to, hindi ko maintindihan. Pero dito, no, minsan dinidisregard natin mga boss, kasi bunso lang yun eh. Parang, sige, mag-aral ka lang dyan, turuan kayo, yung ate mo, doon ka magpaturo. No? Minsan sa mga trabaho natin, no, maipapakita mo lang na ito yung pagmamahal mo sa trabaho mo. Kailangan na ito lang yung time na ibibigay ko from 8 to 5 hanggang dito lang ako magtatrabaho. mga kapatid kung nire-require ka. No, hindi, dito lang ako, hanggang 8 lang ako. Ayaw mo sa gusto mo? Magtatrabaho ka o hindi? Minsan ganun eh. Na papansin natin yung trabaho natin na parang may hangganan din. No? Pero dapat makipakita rin natin. Doon tayo kumikita eh. Doon tayo binibiyayaan. Kaya dapat meron din mga may mga condition din sa mga ganun. Pag-ibig, no? Pag-ibig sa trabaho. Kailangan maipakita mo rin sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo na willing ka. No? You are giving your extra time, no, for this kind of job. Ito lalo na sa church. No? Lagi ka bang nag-attend? Minsan lagi, oh, nag-attend ako dyan every Sunday. Nag-attend ako ng OPM from Monday to Friday. Pero okay na yun. Pero yun nga mga kapatid, hindi tayo lumalago. Yung pagmamahal natin sa ating Panginoon Jesus Cristo, hindi natin nabibigyan ng extra time. No? Once we say extra time, no, hindi lang yun, i-extend mo pa. Mga kapatid, i-extend mo pa, magbabasa ka pa, magpe-pray ka pa, no? Papanalangin mo pa yung mga kapatid mo na nagkakaroon ng mga problema. At ganun minsan sa ating cell group, minsan sasabihin mo, wow, Kristiyano, sa cell group ako. Nagsi-cell group na, umaattend ako sa mga group meetings. Ayan. Pero pag alis mo ron, pag tapos na yung inyong cell group, mga kapatid, no, balik na naman sa balik na naman sa pag-inom, balik na naman sa pagmumura. Wow, is that a true Christian, mga kapatid? Eh yun ba yung paano tayo lalago kung ganun ang ating pinapakita. And how we be able to grow in love. And there are few things I wanted to share, these 4 things to you, mga kapatid, how to grow in love. Ready ka na ba dyan? Type mo amen. Amen! Thank you, Lord. Salamat sa mga nag-comment dyan, ha. Ayan, praise the Lord. At sa ating point number one point, do not hate your enemies. If you need to grow in love, do not hate your enemies. This is so very important. At naalala ko rito, mga kapatid, ma-share ko lang yung aking experience sa dito sa village namin. Eh, nung una pa lang kaming napunta rito, eh, nag-aayos kami, tapos may mga nagpunta, sabi ko, wow, ang babait. Ang babait ng mga kapitbahay ko. Yes! Magkakaroon na ako ng mga kaibigan. Pero, yun nga, as time goes by, mga kapatid, so, nagkakaroon ng differences, nagkakaroon ng hindi maganda. At dito lumalabas, paliit-paiklin lang natin, dito lumalabas na minsan nagkakaroon kayo ng iba-ibang idea, no? Minsan, hindi kayo nagkakatagpo. Parang, yung feelings nyo, nagiging iba, parang, ay, habang naman niya. Naging kapitbahay ko. Gusto ko nang, oh! May mga ganun tayong experiences, mga kapatid. Pero dito, no, maabot pa sa away, sa suntukan, pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Dito, ng time, no, magbabonatan na kami, eh. Pero, thank you, Lord. Si Lord ang gumawa ng paraan. May humarang sa amin dalawa. At yun, si Lord, sinabi dun sa tao na yun, harangan mo yan, huwag mong hayaan, mag-away yung dalawa ngayon. So, mga kapatid, dito, sinasabi natin, ate Panginoon, do not hate your enemies. Kapit-bahay ko pala, enemies ko. Pero hindi ganun, mga kapatid. Sinasabi natin na kahit sino man sila, no, hindi mo man sila nakabagayan ng loob, gusto sabihin ng ating Panginoon, love your neighbor, love your enemies.
Sabi nga rito sa Matthew 5 verse 43 to 48, you have heard this law. No, napakinggan na natin dati pa, mga kapatid. Love your neighbors. Mahalin mo ang iyong kapitbahay. Sabi rito, and hate your enemies. Naku, love your neighbors and hate your enemies. Yun lang ba yun? Pero sabi rito sa verse 44, mga kapatid. This is so very important. Listen, mga kapatid. Sabi rito, but I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. Kahit yung mga nagpa-persecute sa'yo, mga kapatid. Sino man yan, katrabaho mo man yan, kamag-anak mo man yan, kapitbahay mo man yan. That is the power of prayer, mga kapatid. Sabi rito, ano nyo ba yun na yung power ng prayer, eh hindi isang beses lang, Lord. Nananalangin ako sa'yo ngayon na baguhin mo yung aking kapitbahay, baguhin mo yung mga kaaway ko now na Lord, ha? Lord. Hindi lang nakukuha sa isang beses sa panalangin, mga kapatid. It takes time. At sinasabi rito, kung may gusto kang magbago sa kanya, kung sa mga kaibigan mo, may gusto kang magbago sa mga kaaway mo, dapat handa ka rin sa pagbabago na gagawin sa'yo ng Panginoon. It is the building faith. It's the building of foundation of the faith, of your faith to our Lord. Doon sa salita ng ating Panginoon at sa banal na Espiritu. Sabi rito sa Matthew 5 verse 48, no? 43 to 48, sabi pa rito, but I say to you, love your enemies, pray for those who persecute you, but if the power of faith builds in your heart, no? Sabi rito, mga kapatid, do not hate your enemies. And in that way, you will be acting as a true children of your Father in heaven. True children, our Lord Jesus Christ. For He gives His sunlight for both evil and good. So, pinasisikat niya rin yung araw sa mabubuti at masasama. Ibig sabihin nun, binibless niya rin. Mabuti masama man yung taong yan, ibibless niya ang ating Panginoon yan. Kasi tayo ay magkakapatid. And sabi rito, and He sends rain on the just, yung mga matatuwid. And to unjust, yung mga hindi matatuwid. And if sabi rito, if you love only those who love you, what reward is there for that? No? Ano yung magiging reward para sa'yo na ibibigay sa'yo ng ating Panginoon kung yung mga nagmamahal lang sa'yo ang mamahalin mo? And if you want to grow in love, mga kapatid, love your enemies. Mahalin mo yung kaaway mo. Mahalin mo yung nagpa-persecute sa'yo. Yung nalalaki sa'yo na pinagtatawanan ka. Mga kapatid, pag binato ka ng bato, balik mo rin. Balik mo yan. Pero pag balik mo, lagyan mo ng palaman para masarap. Kailangan na ma-realize niya na kapag binato ka ng bato, eh, bibigay mo pagmamahal. Love your enemies, sabi doon. Sabi nga rito sa John chapter 15, verse 13. Greater love has no one than this. That someone laid down his life for his friend. Amen. And mga kapatid, this is the command of God. Love your enemies. Love your neighbors. Love. Mahalin mo rin yung katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, I love you. And my point number two, mga kapatid, if you want to grow in love, do not be disconnected. Don't be disconnected. Saan? At many people, mga kapatid, are depressed, no? Families, no? Sa ating pamilya, no? There's a study, 1 out of 8, no, get depressed. Bakit? Eh, puro cellphone, no? Pagdating sa bahay, cellphone. Pag-uwi ng tatay, cellphone. No? At minsan, di na sila nag-uusap. At dito, habang pagbabarose nila, nakita nila yung isang pamilya, yung kapitbahay nila. Wow, ang ganda naman ng pamilya nila. No, nakakainggit. Eh dito, mapipil mo yung depression talaga na, bakit kami hindi? Alert. Gawin mo kapatid na, baba mo yung cellphone mo, magkwentuhan kayo, tanungin mo yung anak mo, anak, kamusta yung pag-aaral mo ngayon? Dad, kamusta yung trabaho mo ngayon? At dito mga kapatid, if we are disconnected, we need to be connected. Saan? No, yung
sa family. Kailangan, ganun yung ginagawa natin, na kailangan minsan, lalabas mo yung anak mo, lalabas mo yung pamilya mo, pupunta kayo sa isang park, o manonood kayo ng sine. No? Yun yung, you are connected to that family, and you are part of that family. If you are a dad, or mom, or a child, or a son, or a daughter, kailangan connected ka dun sa family na yun. Eh. Kailangan hindi ka naka-disconnect. Kaya hindi sa mga puno, na yung kapuno, kailangan yung mga sanga naka-connect. No? At ganyan din, kapag ka sa gawain, dapat sa cell group na ito, kailangan naka-connect ka rin. No? Hindi lang, okay na yan, nagsisimba naman ako, pero mga kapatid, kailangan naka-connect ka rin dun sa cell group. Eh. Kailangan dito makikita yung pagsunod natin. Dito, mapapakita mo na dito ka lalago. At dito, maraming messages na ibibigay sa yung ating Panginoon. No? Hindi lang mga sa cell group, hindi mo lang makikitaan na nagkukwentuhan lang yan, purchismisan lang yan. Hindi ganun, mga kapatid. Dito, nagpapakita, no? Na sinasabe na, wow, Lord, you are great. Binago mo ako dito. Papakita ko paano mo ako binago. Sasabihin ko sa mga kapatid ko paano mo ako transform. And somehow, you are connected into that group. It's a small group. At kailangan, you are connected. Katulad ng katawan. Kailangan yung kamay, nakakonect dun sa katawan mo. Kung anumang parte ka ng katawan, kailangan nakakonect ka. Kung hindi, wala kang function. Wala kang silbi dun sa grupo na yun, dun sa katawan na yun. Kailangan you are connected. And the head of that body is our Lord Jesus. You need to be connected, no, sa mga cell group. Napaka-importante yan, mga kapatid. And we need to be on that part of the cell group. Just like Jesus, no, He's connected. He's connected with the Father. Tulad ng ni Lord Jesus, na He's connected with His disciples. Even mga tax collector, He's connected, mga kapatid. And many people are getting depressed because they are disconnected. Why? Because they are disconnected with our Lord God. Yung design ng ating Panginoon is to be the image of God. Kinrate tayo to be the image of God. We are designed. We are designed to express, no, our love and affectionate to every people. And sabi doon, mga kapatid, I believe mo, the one true God, one triune God, the triune God is co-equal with each other, and that is our Creator. At sabi rin sa Malakay 2:10, hindi ba isang ating Ama? Hindi ba't isang Diyos ang lumalang sa atin? No, that is our Lord Jesus, na kailangan lagi tayo nakakonected. Sabi pa rito sa Isaiah 45 verse 18, si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig, ginawa niya itong matatag at mananatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabing, ako si Yahweh at walang iba pang Panginoon. Amen. That is why whosoever, mga kapatid, is detached with our Lord Jesus, ito yung mangyayari. What will happen? Sabi rito sa 2 Thessalonians 1 verse 9, they will be punished. Parurusahan sila ng ating Panginoon with eternal destruction, forever separated from the Lord and from His glorious power. Kailangan connected tayo sa body. Kailangan connected tayo sa head. That is our Lord Jesus Christ. And number three, 4 points na ito, mga kapatid. Number three is, do not be hypocrite. Kapatid, do not be hippo. Hippo like hippopotamus. Hypocrite. Now, this means a person who is indulged in hypocrisy. At yung crit, mga kapatid, is just like criticism. Pag po na, once you napansin mo itong kapatid ko na ito, parang, tingnan yung mukha mo. Hindi dapat ganun, mga kapatid. We do not criticize people. Dapat tayo, no? Dapat hindi tayo self-centered. And marami dyan, every person who pretends, sabi rin, to have virtues, moral religious beliefs, or principles. No? Marami tayong paniniwala na ako, ito, dito ako sa church na ito, maliligtas ako. Hindi ganun.
we criticize people na ikaw, makukontent ka, hindi ka sumusunod sa Panginoon, di ka nag-attend ng cell group. You will be condemned. Pero hindi. Nandun yung pagmamahal pa rin ng Panginoon. Kailangan pa ikita natin, mga kapatid, how affectionate, how we are intimate with the love, and how we can grow in this kind of love na binigay sa atin, na pinakita sa atin ng ating Panginoon. Do we consider ourselves righteous? Hypocrite. Hypocrite. Ang hipopotamus. Hypocrite. Criticism. Yung kailangan natin, mga kapatid. We need to grow in love. It's personal. Why is it personal? It's personal for yourself, sa sarili mo. Kailangan, eto, sa sinasabi ko sa atin dito, sa gawain na to. If you need to grow in love, kailangan personal to. Hindi personal. Ikaw, kailangan mo magbago, kailangan mo magmahal. Hindi, magmula pa lang sa sarili mo, kailangan mo na magmahal. And do not personalize them, no? Parang pinopersonalize mo siya. And yun, mga kapatid, kailangan, do not be hypocrite. At alam natin, marami tayong pagkukulang. Huwag natin tignan yung mga kapatid natin na maraming pagkukulang. Instead, help those people, help those brothers and sisters na, sis, ano ba pwede kong makikulong sa'yo? Sis, napapansin ko kasi parang nalulunong ka na sila sa big show. And I want to share this love of Christ to you. May pagmamahal sa'yo ang ating Panginoon. Ganon, sabi rito sa 1 Timothy 5 verse 8, ang sino mang hindi kumalinga sa kanyang mga kamag-anak, hindi lang kamag-anak, dun din sa mga friends, no? Sa mga circle of friends mo, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa di mananampalataya. If you are Christian already, sasabihin mo, oh, Christian ako! No? Pero hindi nakikita, Christian ako! Nagagalit pa rin ako! Mga kapatid, dito sinasabi, let's grow in love. Sabi rito sa James 4 verse 11, do not speak evil against each other. Tayo magsalita na masasama at masasakit. Do not judge the book by its cover. No? Kailangan mabuklat mo muna yung book. Napakaganda pala ng salita ng ating Panginoon. Huwag ka magja-judge na puro ano lang yan, puro non-fiction, puro fiction lang yan. Hindi ganun, kapatid. Buksan mo muna. Do not judge the book by its cover. At sabi rito, dear brothers and sisters, if you criticize and judge each other, then you are criticizing and judging God. Para mong ginajudge din ng ating Panginoon, kapatid. Na if you, creation ng Panginoon yun eh. Eh bakit mo siya i-judge? Kailangan hindi ganun. Pakita mo palagi yung pagmamahal mo. That is how can you become, and you will become to grow. You will grow in love, mga kapatid. Hindi, sinasabi rito, hindi ka na tagasunod ng kautosan, isa ka ng hukom. Yung parang ikaw na yung judge, ikaw na yung magkukondem dun sa tao na yun, na mali ka, ikaw ay makasalanan. Dapat hindi ganun, mga kapatid. Let us show our love for each other. Just to think of it, yung mga sa sarili mo, sa ibang tao, no? At dito, sinasabi mo na sa sarili mo, ako lang, kailangan, ako lang yung nasa center, no, ng pag-ibig, no? Ako lang yung kailangan makita nila na napakagaling ko. Minsan, dito, mga kapatid, pakita mo pa rin. At huwag mong i-judge yung tao. Pakita mo pa rin yung pagmamahal na katulad ng ating pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi naman tayo makakapagmahal kung hindi nagmula yung pagmamahal sa ating Panginoon. And the Lord is the author of love. And the Lord is the author of forgiveness. And the Lord can give you that power to love. No? Kahit unlovable people yan, kapatid, sasabihin sa'yo ng Panginoon, Lord, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, mamahalin ko pa ba ito? Ang tigas ng ulo nito. Hindi, kapatid, dito, pinakita ng Panginoon. Nung namatay siya sa krus, binigay niya na sa'yo ang pagmamahal na iyo. Dahil gusto kanyang mas-save, gusto kanyang ma-transform. Gusto kanya makasama sa kanyang kaharian. And number 4, do not live by your feelings. Huwag kang manirahan or huwag kang manatili or huwag mong pansinin yung feelings mo.
And I'm not condemning, mga kapatid, yung homosexual. At sabi nga rito sa Roma, chapter 1, verse 26 to 27, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalin na pagnanasa. Ayon na nila makipagtalik ng babae sa lalaki. Ayon sa likas na kaparaanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Gayun din ang mga lalaki, ayon na nila makipagtalik sa mga babae. Ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki, sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya sila ipaparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na tayo, no, lalaki sa lalaki, babae sa babae, mga kapatid. Not acceptable to God. Pero huwag mong pakita na ikaw, makasalanan ka, meron kang nobya, meron kang boyfriend na lalaki. Huwag mong pakita. Instead, bigay mo pa rin yung pagmamahal. Kapatid, ito yung salita ng ating Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Gusto kanya magbago at gusto pakita ng ating Panginoon na ito yung kanyang salita. Ito yung panghawakan. And through prayer, mga kapatid, tutulungan ka ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. At if you are a homosexual person, let us not condemn them. Instead, give love to them. Pakita pa rin natin yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon, na even na karumal-dumal or even na kinamumuhian mo yung mga ganong gawain, mga kapatid, pakita mo pa rin. Inahal ka ng Panginoon eh. Eh what if kung ganun yung nangyari sa'yo, sasabihin sa'yo na makasalanan ka? What will you feel? Dalangin ko, kapatid, na pakita pa rin. Let us give love to each other. Let us show our affection. Let us show our love for them. How to grow in love. Do not hate your enemy. How to grow in love. Do not be disconnected. Don't be disconnected. Do not be hypocrite. And do not live by hypocrisy. Mga kapatid, sabi rito sa 1:15 verse 12 to 13, ito ang aking purpose. Halang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ang sino para sa kanyang kaibigan at alay para sa kanila. Mahalan ka. Sa darating na Pasko. Dalangin ko, hindi lang sa darating na Pasko. Marami tayong mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay, our relatives. Saan pinamumuhian natin? Saan tayo naman din yung pinamumuhian? And gusto natin yung pagustuhan natin, ating feeling, ating emotion, manaig. Pero ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Kailangan natin magpasabihin sa Panginoon. Mahalin mo yung kapwa, mahalin yung kapitbahay, even they are unloved. Kapatid, hindi sa sarili mo na paano ka makakapagbigay ng pagmamahal. Tulungan ka ng ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon na nakita mo na unconditional love binigay niya para sa atin. Salamat. Alam ko, mga kapatid, kasala tayo. Every day, we have with sin against our Lord God. Humingi tayo ng patawad sa Panginoon. Regard people, regard everyone, regard our environment, our government. Dalangin ko na ang pag-ibig ng Panginoon ang ibabaw sa atin. Amen. Thank you, Lord. At dalangin ko, mga kapatid, sabayan mo ko sa panalangin. Buksan mo ang iyong bibig na nagdadaling sa iyong puso. Bigasin mo ito. Panginoong Jesus, patawad po. Po'y isang makasalanan. Marami po akong pagkukulang. Naging judgmental ako, Panginoon. Pinamuhian ko, Panginoon, yung mga kaaway ko. Yung mga kaaway ko, ayaw tawarin.
na-disconnect ako, Panginoon, sa gawain, sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa cell groups, Lord. Panginoon, naging hipokrito, naging judgmental ako, Panginoon. Yung feelings ko, Lord, ay laging nanginibabaw sa akin. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ka sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, O Diyos, at patawad at sa buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, napakabuti. Banal na Spirit, tulungan mo po. Lahat ng ito ay aking pinataas sa mga pangyari. Jesus' name. Praise the Lord! Salamat sa Panginoon. Alam ko, kapatid, sumabay ka. And thank you for extending this time, prayer, and I believe that God speak to you and spoke to you through that prayer and dalangin ko, mga kapatid. Patuloy ka na sa gawain ito at you will be transformed like me, like everybody Christians. Transform din sa gawain, sa pakikinig. Ito, itagpuan tayo ng ating Panginoon. And gusto lang ng ating Panginoon. Patuloy tayo sa gawain. Magpasubmit tayo sa Kanya. Tayong titigil kahit na tayo ay nangihirapan, nakakarapain ng pagsubok sa buhay. Kahit laban lang hanggang dulo hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Let us pray for one another. Heavenly Father, we thank you. We glorify you. We love you, Father. Napakabuti mo, O Diyos, sa amin. Even we are a lovable person, you still love us. Still, you show your passionate to us. There is no people, Lord, who can ever above you. Walang makakahigit sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo for your unconditional love. We are so grateful that we can feel and we can always feel not only in this place but everywhere, Lord, by the power of your Holy Spirit, the fruit of your Holy Spirit in us. We are so grateful, O Lord Jesus. We thank you, we glorify you, and we honor you, Father. Right now, Lord, pray for our brothers and sisters who are having difficulty sa kanilang mga health, silang problema, Panginoon. Hinga. Magkakaroon, Panginoon, high blood, hypertension, Panginoon. Kung sila, Panginoon, may mga sakit sa lang, parts ng katawan, Panginoon. Lord, we honor you, Holy Spirit, the power of your blood. Heal them, Father. Especially those children who are experiencing difficulties in breathing, Lord. Having problems, Jesus. The hospital, Lord, help them, Father. And dito, mga Panginoon, makapit kita. Maihahayag, Panginoon. Iyong kapangyarihan. Dalangin natin, Lord. Pagpapala ng kagalingan. Only in blessings, Lord, but also, Lord, when we are in the midst of suffering, Lord Jesus, we always pray for you. Purihan, kasalamatan, takilain, kumulatiin, sapagkat ikaw lang, O Diyos. Diyos na makapangyarihan. You are sovereign God. You are almighty God. And thank you for this life, O Lord, you have given to us. Patuloy lang kami, Panginoon, sa mga gawain ito, and you know, when we believe and we have faith, O Lord, that we will reach heaven in time. Salamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan. All these things we pray in your mighty name, Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you for joining us at ating OPM online prayer meeting from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. At salamat sa gawain ito, mga kapatid. We have a physical gathering on November 27. And we pray na makasama ka namin. Kontakin mo lang dyan, mga kapatid, si Mami Adin, Rusit. And salamat sa ating mga tithe givers. And praise the Lord. Kung sumabay ka, kapatid, let us declare, I am a child, the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in the name of Jesus. Power's in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, King of Kings and the Lord of Lords. Ayan, thank you, Lord. Salamat sa pagsama mo, kapatid, sa ating gawain at bukas ang tabayanan natin. Si Brother JD, siya magbabahagi. Purihin ng Diyos na buhay. Thank you, Lord. My name is Brother Huge. Thank you for watching our OPM online prayer meeting. God bless you. See you again. Good night. God bless.